Amen. Pwede po ba isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Amen. Yan. So ngayong gabi po, pwede niyo po ba akong samahan na buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat ng 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. It says po, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa iyong presensya mula po sa pasimula, Lord, ng aming pong tarrying night, O God. Lord, we thank you for the people that you have used, Panginoon, para po i-lead kami, Panginoon, sa pagsamba. And Lord, salamat po sa mga patotoo, sa mga answered prayers, Panginoon, na patuloy na nagre-revive ng bawat spirito po namin, hindi lang sa paglilingkod, kundi sa paniniwala at pagkapit po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Lord, ngayon pong gabi, samahan mo po ang iyong lingkod. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord, na patuloy, O God, na makita po namin yung mga bagay na nais mo pong sabihin, Panginoon. Lord, kayo po ang sumama sa amin. Lord, babaan mo po kami ng iyong spirito, Panginoon. At wala po kaming ibang nais, kundi maibigay sa iyo ang lahat ng papuri, O God. Lahat ng parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good evening po ulit. Amen. So, totoo po yan. Napakaganda ng ginawa ng Lord sa school po na pinagkatiwala niya sa atin. At lahat po ng mga nandoon sa loob ng school na yon, lahat po sila patunay ng katapatan ng Panginoon. Amen. So, noon pong September, August, ang atin pong naging theme ay ang Grace of Giving. Ayan. Sino po yung na-bless sa lahat po ng tinuro nung August? Amen. Kami din po, ako rin po ay patuloy na bless ng Panginoon. Yung pong buwan na yon ay marami pong nangyari. Wait lang po, babawiin ko lang po yung ano ko. Si Ma'am Lizelle kasi. Ayan. Marami pong nangyari na akma talaga dun po sa tema na meron po tayo. Meron po nun mga oras na kailangan naming magbigay. Pero alam niyo po, hindi kami pinabayaan ng Lord. Umpisa ko pa lang. Amen. Kung hindi ko po naririnig yung mga tinuro noon, baka sobrang bigat po sa akin ng mga pagbibigay na yon. Pero lahat po talaga ng mga tinuturo sa atin ay malaking tulong po para sa buhay natin. Amen. So ngayon po, may bago na naman po tayong theme. Kinonfirm ko po kanina kasi baka mali po ako. Narinig ko lang po kasi ito, dumaloy lang po mula sa akin patungo po sa, ay mula po sa aking OIC. So, ang ating pong tema ay My Best is for His Glory. Amen? Ang aking pinaka-the best ay para lang sa glory ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin dito sa sambahang ito ay kailangan at mahalaga. Amen po? At sinabi po yun ng Panginoon. Pinatotohanan po ito ng Panginoon na dito po sa ating church, walang all-stars, walang bida, walang pinakamagaling. Ang bawat isa daw po sa atin ay gifted people. Amen? Tayo po ay may mga
bagay na binigay or niregalo sa atin ng Panginoon. And lahat po ng ating mga kamay, ng ating mga paa, ng katawan ay pinapagamit natin para sa kaharian ng Panginoon. Hindi po tayo yung kailangan may umangat na isa o kaya po ay kailangan na may umangat na pangalan. And yung pong mga ganun na paglilingkod, yun po yung nagbibigay ng encouragement sa lahat ng makakakita. Yung mga ganun po nating mga paggawa, service for the Lord, yun po yung nagbibigay din ng apoy sa iba para sila rin ay gumawa sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay my ultimate goal, glorify the Lord. Amen. So una po ay in stewardship. Sabi po sa verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Use them well to serve one another. So dito po sa verse na ito, sinabi po ni Peter na lahat tayo, bawat isa sa atin, ay may tinanggap na regalo po mula sa Panginoon. Amen. Bawat isa po sa atin. Yung mga spiritual gifts po na ito, ito po ay reflection ng grace ng Panginoon. So kapag na papagamit mo po sa Kanya yung gift na yon, nare-reflect mo yung grace ng Panginoon, ina-appreciate mo yung grasya ng Panginoon sa buhay mo. And alam niyo po yung God's varied grace, there is a diversity of gifts. Marami po itong mga regalong ito, bawat isa sa atin. Meron din pong ibang tawag na manifold of grace. And it is many-colored grace. Katulad po nung nasa picture, when a ray of light passes or breaks, nagkakaroon po ng different set of colors. Yung ating pong paglilingkod, yung ating mga accountability po sa buhay na ito bilang Kristiyano, ay universal in its obligation. So para po ito sa bawat isa sa atin. Kaya wag niyo pong sasabihin na wala akong gift or talent na may i-offer. Kasi sinabi po ito sa verse na ito. So maaari lang na hindi pa natin na huhugot palabas, pero meron. Amen? Meron po tayong regalo mula sa Panginoon. And kapag sinabi niyo po na wala, na wala talaga, wala po talaga akong mabibigay na para sa church, may offer para sa church. If you do not have a spiritual gift, then you are not part of the body of Christ. Amen? So lahat po tayo ay pwede at maaaring gamitin ng Panginoon sa kahariang ito. Peter says, is to be good stewards or manager. Maging mabuting mga katiwala. Amen po? Doon sa mga regalo na yun. Kapag nakita mo or nailabas niyo po yung regalong meron ka na alam mong galing sa Panginoon, kapag maglilingkod ka, ano na po yung gagawin mo? Siyempre yung pinaka the best para sa Kanya. Kasi yun po ay reflection ng grace ng Panginoon. So kapag po tayo ay nilabas sa mission, pinatayo sa harap, o kaya naman po pinagwalis ng sanctuary, the best pa rin yung ibibigay natin sa Lord. Kasi grasya lang po ng Panginoon ang lahat ng ito. At dahil po dito, ang paglilingkod po sa ating sambahan ay hindi volunteering. Hindi po yung, sige kaya ko yan, ako na po dyan. Or siya na lang, volunteer ko siya. Hindi po ganun. Dahil po dito sa verse na ito, serving your brothers and sisters in Christ is required by the Lord. Gusto po ng Panginoon na nakikita niya na pinaglilingkuran po natin ang bawat isa at pinaglilingkuran natin higit ang Panginoon. Every true believer has something to offer to the church. Lahat ng mga totoong naniniwala sa Panginoon ay may ibibigay, may ipagkakaloob sa ating sambahan.
At kitang-kita po iyon sa church na ito, kung paano lumalabas ang mga tao para mag-share ng Word of God, kung paano po sila tumatayo, nagpapagamit, higit dun sa mga hindi nila kaya. Kasi pag kaya po nila, natural na lang sa kanila yon. Pero kapag extraordinary yung trabaho, pero gumagawa pa rin po sila, yun yung reflection ng grace ng Panginoon. And dahil po sa Kanya, kaya able tayong gawin ang mga bagay na ito. Every believer has a gift to the rest of the church, and the Lord wants all of us to serve one another. Napakasaya pong tingnan na ang bawat isa sa atin ay walang ibang nais, kundi papurihan ng Panginoon doon sa lahat ng regalo, talento na binigay niya sa atin. Amen po. Yung lahat tayo ay may OJT tayo lahat, pero wala tayong hinihinging kapalit, walang grade, walang pay, pero mabigyan lang ng glory ang Panginoon, solve na po tayo doon. Amen. Kahit ano man po yung mga bagay na yon, hindi po yun na limited dito sa stage, sa multimedia area po natin, kahit yung mga pagwawalis, pag-aayos ng upuan, pagtitimpla ng kape, yun po ay regalo pa rin ng Panginoon. Amen? Amen. So una po ay in stewardship. Pangalawa po, sabi po sa verse 11a, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God in sermon. Alam po natin na marami po or meron po talagang tinatawag na official offices or yung mga special gifts na sinabi rin po sa ating Biblia. And Peter here was also thinking of times as individuals. So dito po sa verse, sinasabi rin ni Peter na kapag ikaw na lang or if you are alone, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Amen? Pwede po yung mangyari dito sa pulpit, katulad po ng ginagawa ng ating mga pastor every Sunday. Pwede rin po yung mangyari sa iba't ibang mga event place, sa ating mga anniversaries, sa ating pong iba't ibang mga seminars and meetings. Pero alam niyo po, pwede rin po itong mangyari sa mga ordinaryong lugar. Pwede po itong mangyari sa school. Pwede po itong mangyari sa mga coffee shops, sa labas ng ating mga bahay, sa loob ng mall. Pwede po na nagtitimpla ka or nagluluto ka, pero sabi ng Lord, i-share mo yung salita ko. Or pwede po na nagpupukpuk ka ng nails, sasabihin ng Panginoon, bigyan mo nga ng counsel yung katrabaho mo. Kaya po, if anyone speaks, tayo po sa mga individual nating oras or pagkakataon, sana po kapag nagsalita tayo, it speaks the very words of God. Kasi punong-puno po tayo ng salita ng Panginoon. Na kapag may lumabas sa atin, magiging pagpapala po iyon sa iba. Amen. Meron po ako laging tinatandaan tuwing tatayo po akong magturo sa school, sa ano po, JRCA. I am teaching for 6 years and this is my 7th. Kapag magtuturo po ako or magsasalita, magbababa ng iba't ibang mga report, your words can make or break a child. Pag po ako nagsalita sa mga bata, yung mga sinasabi ko po, pwede siyang makabuo or makasira ng bata. Amen. Dito po, sinasabi sa atin ni Peter na kapag tinawag ka ng Lord na magsalita, make sure that you will do your best.
that you will speak the very words of God. Sino po yung may gusto nun? Yung pag nagsalita siya, para siyang ganun kalapit sa Panginoon. Amen? Yung kapag merong problema po yung kasama nyo o kaya yung kaibigan nyo, alam kanino lalapit. Kasi parang close na close sila ng Lord. And gusto ko rin po maranasan nyo na I speak the very words of God. Amen. Kahit po sa pananalita, kailangan pa rin nating i-offer or ibigay yung best natin sa Panginoon. Kasi nag-glorify din po ang Lord dun. Our words can represent God's word when they are saturated by the scripture. Siyempre po, kailangan, kung gusto natin na very words of God, we read the Bible. And hindi lang read, that we need the word of God. Our words can represent God's word when they carry the correct emphasis. Or when they carry the correct context. Mapalad po tayo, blessed tayo kasi yung mga pastor po natin, very generous po silang magturo sa atin. Nung lagi po kaming merong mga youth gatherings, youth ministry, sobrang blessed po namin. Kasi si Pastor CJ, tinuturo niya po sa amin yung halimbawa po may verse. Tas mali yung gamit namin dun sa verse na yon. So makokorrect po kami and yung mga alam namin na theology, matatama. And kapag lumabas kami, hindi kami mapapahiya kasi tinulungan nila kami. And kasi gusto din po namin na ibigay yung best sa Panginoon. Amen. Our words can represent God's word when they carry God's tone. Ano po ba yung tono ng Panginoon? So para pong ganito, ayaw po ng Panginoon ng kasalanan. Amen? Ayaw po niya na may sin. God hates sin. Pero hindi po tayo dapat mag-leave ng impression sa ibang tao na ayaw ng Lord ng mga sinner. Amen? Ganun po yung tono ng Panginoon. Just siya, ayaw niya to kasi malito. Pero hindi ikaw. Yung kasalanan, yung ginawa mo. Yun po yung tone ng Panginoon na sana in our sermon, in our speech, we would speak like that. And alam niyo po, merong mga pagkakataon na kailangan lang naman nilang makarinig ng tama. Hindi mo sila kailangan paggalitan. Kailangan lang nilang marinig na yung Diyos na sinasabi mo, yung Diyos na meron ka, ganun ka rin mag-care sa kanila. Ganun mo rin sila mahalin. So that is when we carry God's tone. So how can we speak the very words of God? Read the word of God every day and remember that we need the word of God. And marami din pong mga bagay na makakapaglago po talaga nung ating mga paglilingkod sa Panginoon. Marami po tayong mga pwedeng kunin na inspirational books, mga sermon na mula po sa ating mga pastor, hindi lang po dito sa Bulacan, hanggang sa buong JRM, lahat po tayo mabibless at ma-enrich pa po yung knowledge natin patungkol sa Panginoon. Pangatlo po, run with solid believers. Sumama ka or makihalubilo ka sa mga solid na mananampalataya. Yung alam mo or kilala mo na kahit may mahirap, hindi titigil sa paglilingkod. Amen? Run with them. Kasi kapag hindi ka nakasama or nakakapit sa kanila, mahirap lakarin yung buhay na ito. Mahirap pong mag-journey kapag mag-isa ka lang. Amen? Iba po yung meron kang encourager, merong magtatayo sa'yo kapag nadapa ka. And advice din po ito ni Peter, that you run with solid believers. Kasi bawat isa po sa atin ay magbe-benefit sa mga bagay na ito.
Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ako solid believer. Run with me. And of course, if we want to speak the very words of God, walk in the Spirit. Bakit po? Kasi He searches the deepest parts or things of God's heart and even in our hearts. He is able to make the word come alive to you. Ito po yung kapag nagsalita tayo, hindi na pilit, hindi na susundan lang ng verse kaya sinabi na very words of God kasi may verse. It will come naturally when you really link yourself to the Holy Spirit. Kapag meron po talaga kayong daily connection, you will speak the very words of God. And also, hindi po natin yun mararanasan kung hindi natin i-avail yung sarili natin para ma-empower tayo ng banal na Espiritu. Kahit po gaano kagusto lang, kung wala pong hakbang, hindi pa rin ito mangyayari. Kaya, my best is for His glory. Susunod na lang din po tayo eh. Maglilingkod na din tayo. Ibigay na po natin yung best natin sa Panginoon. Amen? Amen. So yun po ang pangalawa in our speech or sermon. And pangatlo po ay from verse 11b. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus. Amen? Do things with all the strength and energy that God supplies. Sa Panginoon lang po yung hindi nauubos, hindi nagsasawang magbigay sa atin ng lakas. So we are stewards of this gift and we should manage them correctly. Dapat maging accountable po tayo sa mga bagay na ito. Kasi una, grace lang naman ng Panginoon kaya meron tayo nito. Kapag nag-fail po tayo na gamitin yung gift na yon para sa best na glory, para maibigay natin ang glory ng Panginoon, hindi po tayo mga good stewards. So, dapat po, in all these things, hindi lang siya nandito sa isip, pero nasa gawa, kita siya sa gawa. And alam po natin na hindi naman talaga everyday para kang naka-boost lagi na malakas, masayang masaya. Kaya nga po sinabi ng verse na you should do it with the strength God provides. With the strength that God provides. Wisely using everything we have to serve each other is part of fulfilling our purpose. Kapag po nagagawa natin ang mga bagay na ito sa ating pinakamataas na potensyal, yun po yung purpose eh. Nafufulfill natin yung purpose kung bakit tayo kinreate ng Panginoon. So do things with all the strength and energy that the Lord provides. Bakit sinabi ni Peter na gamitin mo yung strength ng Panginoon? Alam ba niya na magiging mahirap? Alam ba niya na, or pinapakita niya ba sa atin na maraming bagay na hindi mo aakalain or hindi mo iisipin pero mangyayari sa'yo? So una po kasi, we need God's strength for faithfulness. We cannot remain committed kung hindi po tayo tapat sa ating paglilingkod. Kapag lagi po tayong nagko-commit, pero lagi din tayong nagka-cancel, kailangan po natin ang lakas ng Panginoon. Kapag nahihirapan po tayong totohanin yung mga yes natin, kailangan po natin ang lakas ng Panginoon. Amen? Kapag willing ka naman, pero meron pa rin namumuong dahilan sa'yo, kailangan mo yung lakas ng Panginoon. There will be times and days that you don't want to give your best, but push through.
Amen. Push through. And there is a reward for keeping God's commands. There is a reward for a committed servant. That's why we need the strength of the Lord. Pangalawa po, we need the strength of God to push through a lack of appreciation. Parang medyo negative po yung statement, pero ang meaning po nito na kahit hindi ka bigyan ng credit ng ibang tao, kahit hindi ka niya i-applaus sa ginawa mo, you will still do your best. Amen? Kaya kailangan po natin ng Panginoon kasi meron tayong mga ugali na minsan sana sinabi mo na ako gumawa nito. O kaya sana nalaman nila na ako yung may dahilan ba't nangyari ito. That's why we need the strength of the Lord. Na kahit may mga oras na hindi ka nila makita, hindi ka matapik ni pastor o nung DJ head mo o nung mga boss mo, magpo-push through ka pa rin. Hindi ka titigil. Kasi ano po yung tingin natin? Our best is for God's glory. Meron ka mang certificate, medal, wala po yun. Kasi ang goal natin ay the glory of the Lord. Next po, we need God's strength to endure different treatment. Sino pong naniniwala na hindi pare-parehas na mabait ang bawat tao? Amen. Sino po yung meron ng na-experience na mabait sa kanya ang isang tao? Amen. Sino po yung hindi ganun mabait yung isang tao? Amen. Reality po yun eh. Kahit saan po tayo pumunta, sa loob man o sa labas. Kaya sinasabi po sa atin ni Peter, yung strength ng Panginoon yung kunin mo. Kasi pag ikaw lang, makikita mo talaga na para sa'yo hindi to fair. Kasi iba yung treatment niya sa'yo. Pero kapag nilagay mo lang yung focus mo para bigyan ng glory ang Panginoon, you will still push through. People do and say hurtful things. But God can strengthen you to endure all forms of suffering. Amen. Kaya po ibigay sa iyo yung hinihingi mong lakas to endure all those things. Amen. Wala pong hindi kayang ibigay ang Lord. Hingi lang po tayo ng lakas sa Kanya. Fourth one, we need God's strength for the energy needed to do the work. Sino po yung from 7 to 4 p.m. ang work? Amen! Woo! Up! Sino daw po yung all hours I work? Amen! Meron po talaga na yung unang 8 hours, yun yung formal. Ito yung professional work. The rest, ito na yung extra mile. Ito na yung mas mahirap pa nga po minsan yung after ng work eh. Pero alam niyo po, ibibigay pa rin ng Lord eh. Sinabi po niya ito sa kanyang salita. Amen? Si Tito Junior po, nakita ko siya nung nakaraan. Bagong ano po siya, bunot. Andiyan po ba siya? Wala. Bagong bunot po yung ngipin niya. Ano po bawal pag bagong bunot? Magbuhat. Eh yung van po, punong-puno siya ng... Ano yun? Silya. Nang silya galing po sa ano, water baptism. Tapos binababa niya po lahat yun. Mula dito sa van, papunta po dun sa ground. Ano po yun? It's either po makulit si Tito Junior o ganun yung passion niyang maglingkod. Wala namang ibang magbibigay ng lakas eh. Bagong bunot pa po yun ha. Pero ano na po, kompleto na po yung teeth niya ngayon. Uminda po ba siya na may masakit? Wala. Wala rin po ako narinig eh.
Nung nakita ko po siya, sinabihan ko siya. Sabi niya sa akin, ako na to, kaya ko na to. O, makulit lang po talaga siguro siya. Hindi po. Pero yun po kasi yung ano eh, kapag buhay mo nang maglingkod, ano man ang nararamdaman mo, ano man yung sitwasyon, maglilingkod ka pa rin. Ako nga po, hindi ko po siya napigilan eh. Ewan ko po kung alam yun ni Pastora Bea, kung pinagsabihan niya rin po. Pero hindi ko po talaga siya napigilan. At naakyat niya po dito. Tapos po, kinabukasan, binaba niya po ulit doon sa school dahil naman po sa parents orientation. Pero kanina po, masiglang masigla si Tito Junior. Amen? God's strength is always available. Panglima po, mas pabigat na po siya ng pabigat. Bakit natin kailangan yung strength ng Lord? Kasi po ang paglilingkod, kailangan niya ng humility. Amen? Madali po bang mag-pailalim sa ibang tao? Madali po ba na unahin yung ibang tao kaysa sa atin? Kaya po kailangan natin ng strength ng Lord. Kasi dito sa verse, sinabi yun ni Peter eh, siguro alam niya lahat ng mga pwede nating maranasan kahit ngayong present times. Na magiging mahirap siya kahit dun sa mga simpleng bagay na dapat mo naman talagang ginagawa. And kung wala po ang lakas ng Panginoon, baka hindi po natin to nagawa. Baka hanggang ngayon, meron pa rin po tayong pagmamalaki, pagmamataas, yung self-glorification. Pero dahil nandun po yung grace ng Lord, nandun yung lakas ng Lord, kaya mong mag-serve na may humility sa puso. Kaya mong magpa-submit. Kasi alam mo na kapag ginawa mo yon, ang glory pa rin ang mapupunta sa Panginoon. Sa Lord pa rin mapupunta ang glory. Hindi ka naman pababayaan ng Lord kapag sinunod mo siya. Hindi ka naman niya hahayaan na nandito lang. Amen? And last po, why do we need God's strength? Because we need God's strength for the cheerfulness and patience required to serve Jesus and others well. Bakit po natin kailangan ang lakas ng Panginoon para gawin yung the best natin? Kasi marami pong sitwasyon na hindi masayang gawin. Maraming tao na uubos nung pasensya na meron ka. Yun po, mahirap na po yun kontrolin. Mahirap na po siyang habulin na maging mabait after nun. Pero dahil po nga may strength ang Panginoon, kaya pa rin nating gumiti, kaya pa rin nating more patience pa rin. Amen? Kahit po yung mga sitwasyon na dadaanan or nadaanan po natin, ay hindi talaga ganun masaya eh. Hindi po talaga ganun ka cheerful. Pero kasi sa Lord lang din makikita yung fullness ng joy. Kaya po natin gumiti. Marami po yung pwedeng magnakaw ng joy natin. Sitwasyon, mga tao po, o kaya po yung mga bagay, kahit po sarili nyo. Pero hingi po tayong lakas sa Panginoon. Kasi gusto naman po nating lahat ibigay ang the best natin para sa Kanya. Alam ko po gusto nyo po yung lahat. Gusto po nating lahat yun. And ang Lord po ang magsusupply sa inyo ng lakas para gawin yun. That's why, in giving the best for God's glory, we need God's strength and all the things that He supplies. Amen? The Spirit of the Lord can strengthen and let us push through in our service to the Lord, in the service of our church family. Amen? Sabi nga po, di ba, we are solid believers. Tayo pong lahat, pati po yung mga kasama namin online,
kayo po ay parte ng pamilyang ito. At tayo-tayo pong naglilingkod, ibibigay natin ang best natin para sa Panginoon kasi ayaw natin ng glory, gusto natin sa Kanya lang yon. Amen po. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? So una po in stewardship, in sermon, and in service. Para po sa ating conclusion, neglect of our gift is an indication of our lack of appreciation for the grace of God. Ngayon po na alam natin na lahat tayo ay niregaluhan ng Panginoon, kapag hindi mo pa rin siya binigay or pinagamit para sa kaharian niya at para sa Kanya, ibig sabihin hindi mo talaga na-appreciate yung grace ng Lord. Lalo po ngayon na mag-anniversary tayo, marami na naman pong mga tao na kakailanganin para makatulong at mas mapaganda po yung anniversary natin. Ngayon po na alam natin na lahat tayo ay may pinagkatiwala ang Lord na gift or na talents or mga time na meron po tayo. Kapag hindi pa natin to inilaban, kapag po hindi pa natin to inihakbang, ibig sabihin, hindi mo nakikita kung gano'ng ka pinagpapala ng Lord. Hindi mo nakikita kung gano'ng ka humihinga ng dahil lang sa grace ng Panginoon. Kaya po, lahat po tayo ay bibigay yung pinaka-the best sa Lord. Amen? Amen. And man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Sa dulo ng buhay po na meron tayo, wala pa rin tayong gusto, kundi sa huling hininga natin, mapapurihan ng Lord. At ma-enjoy ang lahat ng mga pinangako niya sa atin, kasama niya forever. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin.